Sa kabila ng nagpapatuloy na giyera sa Israel, nag-aalangan ng ilan nating kababayan na umuwi dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang trabaho. Makakausap natin ang isa sa mga kababayan natin sa Israel na si Abigail Villanueva na 7 taon ng caregiver sa Israel. Magandang umaga, Abigail! Magandang umaga din po dyan sa atin sa Pilipinas, ma'am. Abigail, kumusta ka at kumusta ang sitwasyon dyan sa Israel? May mga pagsabog pa rin ba dyan sa lugar na kinaroroonan mo? Dito po sa may evacuation center po namin, wala na pong bomba. Sa amin ngayon. Pakikwento mo nga sa amin yung naranasan mo doon sa mga ilang araw ng pambobomba. Para maging ano din sa atin, malinaw dito kung ano yung sitwasyon nyo dyan itong mga nakalipas na araw. Mga Sabado po ng umaga, nagpaulan po sila ng napakadaming rockets dun sa lugar po namin. Tapos 7 o'clock po in the morning, may mga dumating pong mga armado na yung mga terrorist nga po. Pinasok po yung police station po namin na malapit po. Katabi lang po namin yung police station. Tapos pinagbabalik po nila yung police station namin. Ayun, pong dalawang terrorist sa paa. Tapos pinipilit po nilang pasukin yung gate ng police station. Ayun po, 2 hours po yung tinagal ng barilan nila hanggang dumating po yung mga soldiers ng namin po dito. Tapos marami pong namatay na police. Tapos nung dumating po yung mga soldiers, bumaba po sila dun sa... May bababa po kasi yung police station namin. Nagbabaril po sila doon ng mga tumadaan pong mga sasakyan. Tapos yung mga nasa kalsada po na nakikita po nila, binabaril po nila. Tapos pagkakaalam ko po, meron pong naiwan na 6 pa pong mga police doon sa loob ng police station. So, inabangan po yun ng mga soldiers. Hours po, nag-decide po sila na pasabugin na po yung police station po namin kasi kahit po mamamatay din daw po yung mga police sa loob. Kaya yun po, pinasabog po nila yung police station po namin. Na yung kinaroroonan mo ngayon, yan ba yung talagang tinutuluyan mo dyan o nag-evacuate ka na? Ano po ma'am, pinakuha na po ako ng mga kaibigan ko kasi ayaw po kasi ng mga alaga ko na umalis po sa lugar namin. So nag-decide magre-resign na po ako sa work ko kasi hindi ko na po kaya doon, natotrauma na po ako yung gabi-gabi ako nakakatulog. So usama mo, kung hindi tayo aalis ngayon hanggang alas 12, kukunin po ako ng embassy. Pero ako lang po nagsabi noon. Pero marami na gustong tumulong sa akin na kuhanin po ako doon sa work ko. Yung kinalalagyan mo ngayon dyan, Abigail, meron ba kayong sapat na pagkain dyan, tubig, supply ng kuryente? Maganda po yung evacuation center po namin. Actually, hotel po siya, ma'am. Buong hotel Dead Sea. At ikaw ba may plano na sumama doon sa mga magpapa-repatriate sa Pilipinas? Gusto ko pong umuwi na, ma'am. Kaya lang kasi yung mga caregivers po dito, may tinatawag po kami separation pay. So, kung gaano po katagal yung naging service mo? Yun din po yung kasi laki po ng iuuwi mong pera. So, kailangan po namin iayusin po yun bago po kami umuwi. Kaya hindi po kami pag-decide ng maayos kasi may inaasahan po kami yung separation fee po namin na makukuha pag nag-for good. So, as soon as maayos mo, uuwi, ano mo makauwi na? Yes, ma'am. Opo. Nakakausap ba yung pamilya mo dito sa Pilipinas? Opo, time to time po, lagi po silang tumatawag sa akin. Lalo na ang dami pong balita dyan sa Pilipinas na nakikita po nila. Sobrang nag-aalala po sila. Yung kahit po yung nanay ko na trigger na po yung sakit niya dahil sa pag-aalala po sa akin. Tagasan ka ba rito sa Pilipinas? Tiga, Muñoz Nueva Ecija po, ma'am. Okay, sige. So, nanonood sila ngayon, yung pamilya mo, ano mensahe mo sa kanila? Ayun, wag na kayong mag-alala sa akin. Nandito na ako sa
sa maayos na lugar, malayo na ako dun sa maraming bomba. Tsaka okay na ako, wag na kayo mag-alala sa akin. Pag naayos ko na lahat ng mga dapat kong ayusin, uuwi na rin ako. So Abigail, as soon as maayos mo yung sinasabi mo na pwede mo sana makuha doon sa ilang taon ng pagtatrabaho dyan, mayroon ka namang contact doon sa ating embassy dyan para iparating sa kanila yung intention mo na makauwi na agad kung maayos mo na? Actually, ma'am, nagbibigay po ng tulong yung embassy sa amin. Yung mga naapektuhan po na pinasok po ng mga terrorist, yun po yung talagang tinututukan po ng mga embassy. So, tumawag po sa akin yung embassy na pupunta daw po sila dito, pero hindi pa po alam po anong date kasi magbibigay po yata sila ng tulong sa amin. Sige, makikibalita na lamang kami sa iyo. At may mga kasama ka ba dyan na kasama na sa mga magpaparepatriate? May mga kasama po ako dito, yung mga galing po na, kung alam nyo po yung Kibbutz Berry, yung sinunog po lahat yung mga tao doon sa mga pinagpapatay po. Tapos yung may doon sa mga kababayan po namin na namatay, dito po sila nag-evacuate yung iba. Okay, maraming salamat at mag-iingat ka dyan. Abigail Villanueva, ang ating pong kababayan na OFW dyan po sa Israel. Thank you po, ma'am. Salamat, mag-iingat ka. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.